Talaga. Hi guys, welcome back to Queen Bee TV. So this is my channel, my vlog. So today's video, guys. So today is Queen Bee's rest day. So off po natin today. And naisipan ko na gumawa ng vlog, spending time with. Alam niyo naman si Queen Bee, marami akong mga alagang hayop. Diba? Not only pigeons, guys. May alaga din po akong pusa, manok, ayan, yung kalapate. And of course, ang aking mga fur babies, kasi fur parent din po si Queen Bee. Hindi lang po ako fan share, fur parent din ako. When you say fur parent, ibig sabihin may mga alaga po tayong aso. So for today's vlog, gagawa tayo ng vlog, spending time with my baby. Hulaan na lang kung sino siya. At bago syempre palabas tong video na to, ipapasok ko muna si intro. Kaya intro, pasok! Siyempre, nakakontra na naman po yung nasa likod ko. Yes, for today's vlog, guys, ay nasa labas po ako. At ipapasyal po ang aking... Yan! Papasyal natin si Baby Kimmy! Ayan. So, papasyal po natin si Kim. Dahil rest day ko naman. At hindi ko alam kung ba't kasama pa yan. Gusto niya lagi siya kasama. So, tara, samahan niyo kami. Do you want to know? A few moments later. Back guys! So ayan po. So nandito po tayo sa tinatawag nilang Wawa sa Angono. So again, gusto ko nga pala magpasalamat sa ating first ever pit stop kay Sir Peter Blanco. So since nasa Angono yung ating pit stop, kaya dinala ko rin dito si Kimmy para naman po mapasyal. So nandito po tayo sa May. Ayan, si City Grace. Dito tayo sa Wawa. Meron po silang art center. Art center. So ito po yung perfect place kung gusto nyo mag-unwind, gusto nyo maging next to nature. Ganun. So papakita ko sa inyo yung lugar. Much later. Tulad ko po kayong takot mainitan, perfect din po itong lugar kasi may mga umbrellas po. Ayun o. May mga umbrellas. Yeah. Si Hostel guys, hindi nyo ako mapapalabas pero mapasyal lang itong Brookhilda na yan, yung babaita na yan. Ayan, kaya dinala ko siya rito sa Wawa. Pasyal kayo dito guys sa may Angono. Perfect tong puntahan guys sa umaga kung gusto niyo mag-walking o kaya pag paggabi, ayan, hindi siya mainit kasi open space po talaga siya. Open space. Ayan, si Kimmy.
ba? Ingal kabayo ang aso. So habang nagtatalo, let's talk a bit kung anong ibig sabihin ng pagiging fur parent, okay? So si Host Jel, guys, fur parent na ako ever since nung elementary. Mahilig na po akong mag-alaga. Pero dati pusa, hindi ako mahilig sa aso. So nung nagdalaga na po ako, doon ako nag-start mag-alaga ng aso. So ang first aso ko is si Gear, ang pangalan. Tapos nanganak si Gear, si Ewoks. Itong si Kimi, ayan, si Kimi girl, ay bigay lang sa amin ng kapitbahay namin. So, siya po yung mama ni Uno at saka ni Forta. Ayan. Kaya ang pangalan nila Uno Forta, kasi nung pinanganak sila ni Kimi, apat sila. So, si Uno, si tapos si Third, tapos si, yun nga, si Forta. Si Second. O yun, basta ganun yung pangalan nila. O, yung dalawa po, binigay namin sa pinsan niya. Kasi nga, ang dami, apat, imagine. O, ayan sila. O, may picture pa ata ako mapapakita. Yan, yan sila. So, pinamigay po namin. So, ang natira sa amin ay si Uno at saka si Porta. Si Uno po, ayan yung kulay brown. Ayan. At si Porta, yung kulay puti. Ayan. So, sila po yung natira. Anak po silang lahat ni Kimi. So si Kimi, kung nakikita niyo na po siya sa dati naming channel, isa siya sa mga mascot ko. Dahil maski sa intro namin, kasama siya. Ay, si Kimi. Si Kimi girl. Yeah. Alam niyo guys, kaya ako nag-decide na ipasyal si Kimi kasi I think 2 years ago po kasi namatayan po ako ng aso. So namatay po nung una si Pangit. Si Pangit yung tatay ni Uno tsaka ni Porta. So siya yung parang asawa ni Kimi. So nagkaroon po siya ng distemper. Tapos after niya namatay, nagkasakit si Uno. Na akala nga namin mamamatay na rin si Uno nun kasi grabe yung tama ng distemper sa kanya. So pagkatapos nun, namatay yung pinakamatanda naming aso na si Prince. Yan si Prince. Ayan po si Prince. Aso siya ni Mami. So si Prince po namatay after ni Pangit. Tapos kaya ako nag-decide na dalhin si Kimi dito sa Wawa. Ayun sila mag-ama. So, kung nakikita nyo. Kaya ako nag-decide na dalhin si Kimi sa Wawa is because dito pong mga nakaraang araw, I think 2 weeks ago, hindi po maganda yung pakiramdam niya. So, halos ilang linggo siyang hindi kumakain. So, medyo natakot na ako. Kasi yan yung mga signs ng, isa sa mga initial signs ng distemper. Bukod sa yung mga pamumuno ng mata, pagsusuka, ayan. Yung kawalan ng ganang sa pagkain. E sa aso namin na yan, napaka-imposible sa kanyang hindi ganang kumain dahil nakakalas kumain yung aso na yan. Back guys. So ayan, touchdown. Nandito na po kami sa bahay. Ayan yung mag-ama. Ayan. So, yung laki kasi guys ni Kimi, hindi po siya madaling bitbitin. At saka sobrang laki niya, sobrang bigat niya. Pag nagwawala siya sa sasakyan, ang hirap niyang alam mo yun, parang patahimikin. Kailangan talaga kasama yung tatay niya para siya mag-tenda. Kasi hindi naman po kasi siya sanay na lumabas. So, actually, pangalawang labas pa lang yan ni Kimi dito sa bahay. Lagi lang siyang nasa bahay. So,
So yung pong ating Adele with my fur baby, si Kimi, pinasyal lang po natin siya, nilabas lang natin siya. Kasi nga po, nung nakaraang mga linggo, eh, hindi po maganda yung pakiramdam niya. So para naman mag-lighten up yung pakiramdam ng aso, kaya ko po siya pinasyal. Kasi lagi lang yan nandito sa bahay. Wala po yung ginawa ko di matulog. At pag natulog po yan, kailangan siya ay may electric fan. Ayan siya. Oh no! So ayan guys. So proud fur parent po si Host Jel. Hindi lang po ako fanshare. Proud fur parent din po. So siya nga pala guys, kung ito po kayo nakasubscribe sa aking bagong channel. Ito po ang Queen Bee TV. Ayan, aking logo. And always, don't forget to hit the notification bell dyan sa baba guys para lagi po kayo updated sa aking mga uploads and premieres. Ayan, wala munang like. And if you like the video guys, at kung kayo po ay isang fur parent din, please give this video a like, give it a thumbs up, and also have time to share it para naman makita nyo rin yung isang kilalang free pasyalan dito sa may angono, which is yung Wawa. Okay? See you guys on my next vlog. Bye-bye!